Ang sana ay masayang muling pagkikita ay napalitan ng labis na pagdadalamhati ng pamilya ng 30 taong gulang na Filipina Resort Receptionist sa Abu Dhabi, United Arab Emirates dahil sa pagbabalik Pilipinas niya ay wala na siyang buhay at biktima pa ng karahasan. Sa isang social media video post na nagpakilalang pinsan ni Mary Ann Dainolo, kasama sa mga sumalubong sa mga labi ni Mary Ann po, ay si OWA Administrator Hans Kapdak. Ng pinsan ko, si Mary Ann, kakalabas lang po dito sa custom. Ayan po, after nito, papa-autopsy pa po at papa-DNA. Kaawa po yung pangyayaring ito. Nag-umpisa sa paghahanap, nauwi sa ito, bangkay na nga. Yung talaga buhay na isang OFW, nakakasakit po. Ayan po, sasakay po siya sa pagdadalhin doon, i-autopsy and DNA testing na din. So, and then after nito, hindi ko alam sa tita ko kung cremate muna and then burol, or burol muna and then cremate. So, kasi sabi ng tita ko, cremate na lang daw, hindi siya burol. Hindi living na diretso. Ayon sa report ng ating labor attaché na naka-base sa Abu Dhabi, ito si labor attaché ang background nito at naging labor attaché natin at ang naging report niya dito sa napakalungkot na kasaysayan ng isang kababayan natin, taga-Pasig ito, si Mary Ann Dainolo, taga-Pasig. At noong 1918, pumasyal yan, pumunta ng Abu Dhabi bilang tourist. Eh siguro nakakita ng trabaho doon, gumawa ng paraan at nakakuha siya ng employment contract. Binerify naman ng ating labor attaché doon. So, na-regularize siya. She became an active OWA member. Hulyo na nakarang taon ay uuwi dapat ng Pilipinas si Mary Ann. Ngunit bago pa pumutok ng gusto ang COVID-19 crisis noong Marso, ay napaulat na ang kanyang pagkawala sa pinagtatrabahuan niyang St. Regis sa Adiyat Island Resort. Kamakailan ayon kay Bello ay natagpuan na nga ang mga labi ni Mary Ann, malapit din sa resort hotel na kanyang pinagtatrabahuan. Nang mawala si Mary Ann, gumawa ng Facebook account na Finding Missing OFW in Abu Dhabi, Mary Ann Dainolo ang kanyang pamilya para makakuha ng mga impormasyon na hantong sana sa pagbabalik nito. Ang problema lang, itong ating kababayan na si Mary Ann na nagtrabaho bilang receptionist sa isang hotel sa Abu Dhabi, ay biglang nawala noong March 2020. Yung pag-umpisa yan ng lockdown eh. So, hindi nalaman pa nung nangyari sa kanya. Hindi nalaman kung nasaan yung kinarurunan niya. Pero itong January lang, may nakitang talagang advanced stage of decomposition ng isang labi ng isang tao. Sa tingin nila ay labi ni Mary Ann Dainolo. Hindi malinaw ang dahilan ng pagsuko at pag-amin ng isang Ugandan citizen na siya ang pumatay kay Mary Ann sa pamamagitan ng pagtusok sa leeg ng overseas Filipino worker. May dalawa pang kakutsaba ang self-confessed killer na kinilala lang sa Paul at ang dalawa ay pinaghahanap na ng otoridad ng Abu Dhabi. Mabuti naman at pagsisiyasat ng mga authorities, police authorities sa Abu Dhabi, natunto nila ito isang Ugandan na pangalan ay Paul Ugandan. At siguro dahil sa masusing pag-imbestigaan ng police authorities ng Abu Dhabi, ay
napaamin nila itong si Paul, itong Ugandan na ito. At inamin niya na pinatay niya si Mary Ann sa pamamagitan ng pagtusok sa kanyang ano, sa kanyang leg ng isang kutsilyo, knife ang tawag eh, kutsilyo. At pagkatapos siguro tinago nila yung para to hide the crime, tinago with the help of two other accomplices. Hindi pa natin na-identify. Sa kahilingan na rin ng mga magulang ni Mary Ann, ay agad inasikaso ang pagpapauwi sa bansa ng kanya mga labi. Pero anyway, na Di Mano at yung ating labor attaché sa Abu Dhabi, na iuwi na natin ang labi ni Mary Ann Dainolo. Of course, pumiling ang ating ano, yung mga magulang ng ating kababayan na si Mary Ann, dahil siyempre kailangan i-DNA yan eh. Kailangan i-DNA natin yung labi na inuwi dito para matiyak natin na talaga yung labi na yon ay si Mary Ann Dainolo talaga. Kasi at very advanced stage of decomposition from March 2020 to January this year. Magsasagawa ang NBI ng autopsy sa mga labi ni Mary Ann para na rin malaman kung bukod sa pagsaksak sa kanya ay may iba pang ginawa ang mga suspect. Alamin through autopsy and other means of medical ano, process. Kung unang-una, kung yun ba ay talagang yun ang labi ni Mary Ann. At kung yun naman, ano ba ang kinamatay ni Mary Ann? Ano ba ang ginawa sa ating kababayan na si Mary Ann? Hindi na rin napigilan ni Bello ang matinding galit sa self-confessed killer at kanya itong pinagmumura. This incident involving resulting the death of Mary Ann was caused by an individual na ugandang yan. Eh, yung pagkaya tsura pa lang niya talagang na. So, well, anyway, nakakulong naman. Nakakulong. Ang gusto ko pang mahabol yung dalawang accomplice niya. Yung kasama niya nag-living. Sinabi ng kalihim na bagmat maituturing na trahedyang sinapit ng isa nating kababayan, ang insidente ay hindi anumang makakaapekto sa magandang relasyon ng Pilipinas at United Arab Emirates. John Escocio, Radyo Inquirer Online, Bayan Nagtatanong, mamayan nag-uusisa.